Yung sinasabi ni Kasosyo, yung sinasabi ni Kasosyo Louis, yung consignment pero pabor sa atin. Ang tawag natin doon, galit tayo sa consignment kasi talo tayo sa cash flow. Ang tawag natin doon sa another part noon, yung postpaid. Kumbaga naset natin na yung product pero hindi pa natin binabayaran. Eh yung kabaliktaran ng pre-sale. Pag pinagduktong mo yung pre-sale at saka yung postpaid, yan na yung tunay na negosyante. Wala kang nilalabas na pera, may product ka at may customer kang bayad na. So lahat ng cash nasa iyo. Postpaid, prepaid, that is kasi natin nakna. Kasi yung Louie, ayun oh, pinatotoo niya yung ano kagandahan nung yung direct selling kasi para kumita, para matuto. Para matuto. Tayong mga negosyante na para matuto. Pero totoo, may pera rin doon. Benta-benta ka rin doon. Okay lang 'yun. Para matuto, 'yun ang trabaho natin. Kasi kung paano mo i-motivate yung reseller mo, kung paano mo iaalat yung mga location nila, nandoon doon lahat. Yung system. May mga seminars yun. Din sila. Seminar okay. Din, yun. Yes. Okay. Naka-focus sa parang development ng resellers. True. Yeah. Kasi akala natin, pag kumuha tayo ng reseller, bahala na sila magbenta. Hindi. Pag kumuha ka ng reseller, aalagaan mo yun. Tuturuan mo yun. I-motivate mo yun. I-compensate mo yun. Para matutunan natin lahat yun, mag-direct selling kayo. Walang bayad nga, walang malaking investment. Tapos, postpaid ba kayo? May product pa kayo pwedeng pagkakitaan. Sobrang fasting talaga. Sobrang fasting. Mm-hmm. Wag lang maligo kayo ng pasok ha. Mapunta kayo sa mga networking company. Yes, kasi doon, babasurahin naman yung utak nyo. Yun ang, kaya hindi ko pinopromote yung iba. Kasi sa Avon, Natasha, saka sa Marikina, legit direct selling company talaga. Hindi ito budol-budol. Oh, kaya sinashoutout ko sila. Wala akong kita sa kanila. Siguro top seller na ako doon kung sakaling ahente ako doon sa mga yun. Ay, saka sa Sasha Louie, maraming salamat po. Ah, grabe, appreciate yung din. Ay, isa pa sa sinabi ni Kasosyon Louie. Kasi ang usapin dyan, are you a brand? Kasi tinanong ni Kasosyon Chico ito kanina, are you a brand or are you a manufacturer? Si Jollibee, hindi manufacturer. Actually, brand siya. Ang manufacturer, si RFM at saka si Pure Gold. Ay, si ano? Pure Foods. Saka si Pure Foods. Manufacturer. Kahit nagpapagawa sa kanila si Jollibee, pero kay Jollibee yun. Ang gumagawa, manufacturer. Yung istorya ni Kasosyong, nasaan na si Kasosyong ano kanina? Janet ba yun? Yung nagtatanong, nawala. Lyra. Lyra, si Kasosyong Lyra. Ito, problema rin to ni Kasosyong ano dati, yung sa frozen food. Manufacturer ka na, brand ka pa. Kaya yung mga gustong mag-reseller sa'yo, gusto nila, sarili nilang brand, pero ano mo, recipe mo. Talo-talo eh. Kumbaga, ikaw na gumawa para sa kanila, recipe mo pa. Manufacturer ka na, sila, hindi na sila manufacturer, hindi pa si sa kanila. Ah, basta, talong-talo talaga eh. So isa lang, brand ka ba o manufacturer ka ba? Kung brand ka, Jollibee ka. Ipagawa, okay lang ipagawa mo sa iba yung mga produkto. Basta sa'yo yung timpla at sa'yo yung tatak. Walang problema doon. Kung manufacturer ka, okay lang na iba yung magpagawa sa'yo na brand. Ayun yung pwede. Karirin mo lang yung magiging manufacturer. Pero huwag kang iiyak kung hindi pangalan mo yung nakatatak doon. Kasi nag-decide ka na manufacturer ka. Wala namang mali doon, pero yun ang kapalit noon. Kung manufacturer ka, wala yung pangalan mo talaga doon. Jollibee na katatak doon at hindi yung RFM. Kay Sir Joey Concepcion yun eh, yung ano yata na yan, yung RFM na yan, malaking company. Ang ganda nung sinabi ni Kasosyo Louie, very good. Ah, okay, tanggap muna tayo ng sige, may sabihin Kasosyo Lyra. Kung kaya naman po sa ibang ano, yung consignment po sa iba. Okay lang din po ba yung ganun? Kung kaya ko naman na po magpa-consignment. Gano'n ba kalaki yung cash mo? Di po. Kumbaga, sasabihin ko po ba yung halaga? Kumbaga hindi. Mas, malaki ba? O sakto lang? Hindi po. Kung kunwari po yun sa palengke po, kasi tinry ko na rin po mag-ask sa mga ganun. Yun nga po, consignment po ang gusto nila. Ah, wala naman talagang problema sa consignment. Pero tayo dito, kasi ganito eh, kapag umaunder na yung negosyo mo, ito mga kasosyo para sa atin lahat to, ano? Si Kasosyong Lyra may sikwenta ng reseller. Okay, established na siya somehow, no? Okay na yung market niya saka yung product niya, meron na. Ang tunay na problema na ni Lyra, yung expansion problem, yung scaling niya na. Kaya nga, pwede na siya magpa-franchise or magpa-reseller or kumuha ng investment. Pero pinag-usapan natin ngayon dito, yung distribution channel, yung magpa-reseller. Kaya gagawin natin to, Kasosyong Lyra, kasi kailangan mo ng maraming cash para sumabog ka ng exponential. Hindi, kung paano ka nagsimula, papunta kung nasaan ka ngayon, gapang yan eh. Di ba yun yung tinatawag na gapang? Okay, reseller, takbong pera, ganun. Kapag nandudu ko na sa punto na yon, ang next level na utak natin kung paano tayo sasabog. Para sumabog tayo, kailangan lahat ng cash mapunta sa atin. Walang lalabas maski piso. Kapag nagpa-consignment strategy ka, lahat ng cash mo, ilalabas mo. Ngayon, kung titignan mo ng malaking bagay, walang mapupunta sa'yo para sumabog ka. Baliktarin natin, hindi ka magpapa-consignment. Magbabayad muna yung mga reseller mo sa'yo bago mo ibigay yung product. Ibig sabihin, lahat ng cash mapupunta sa'yo. Pag lahat ng cash napunta sa'yo, pwede ka na magpagawa ng sarili mong 7-Eleven.
nakuha mo yung ano Lyra, kaya gali, kaya hindi tayo sang-ayon sa consignment kasi nga tutuyuin ka nun. Siguro may pera ngayon, pero isa lang sa mga consignment mo ang hindi magbayad ng maayos, lahat ng kinita mo sa si kwenta mong consignment mawawala, mapupunta dun sa hindi nagbayad na isang consignment. Ganun kalaki yung risk. Nakuha niyo yung problema sa dulo, lahat ng kinita, parang pagpapautang lang to sa tindahan eh. May 10 kang kumaring ng utang sa tindahan mo, 10, yung 9 nagbabayad ng maayos, pero yung isa lumipat ng bahay. Ngayon, yung kinita mo dun sa 9 na kumari mo dahil nagpautang ka, eh dun sa tumakbong isa mong kumari, isa lang ang tumakbo ha, hindi nagbayad ha, wala na, tinangay na lahat ng kita mo. And end of the day, wala kang kinita sa negosyo mo. End of the day, lahat ng pagod mo nawala. Kasi nga, talo talaga ang labanan sa cash flow sa consignment. Ang kabaliktaran niyan, yung postpaid, bayad, ano muna? Bayad muna sila bago mo, hindi, pre-sale pala yun, yung bayad muna sila bago mo ano yung produkto. Dalawa lang mga kasosyo, cash flow, at pre-sale at saka postpaid. Singilin nyo muna yung customer nyo bago nyo i-deliver yung product, at sa kabilang banda, kunin nyo muna yung produkto ng supplier nyo bago nyo bayaran. Nadudun sa inyo lahat ng pera. Ang dami nyong pera, pwede nyo na ipagpagawa ng mall. Ganun yung kapangyarihan ng cash flow. Kasi nasa inyo yung cash, ano gagawin nyo sa cash? Yung cash flow yun, yung tinatawag natin cash flow. Wala sa accounting system yun, invento lang natin yung cash flow. Ibig sabihin, may pera ka na hindi sa'yo, pero pera mo. Na pwede mong gastusin, hindi sa kotse, hindi sa bagong cellphone, kundi para expand yung negosyo mo. Isa free money, hindi yun utang. Hindi yun utang, hindi yun investment na kailangan mong bayaran o palitan ng equity. Isa free money. Yun lang ang sikreto, pre-sale at saka postpaid. Pag nagawa nyo yung dalawang yun, ang dami yung cash, di kayo maubusan. Ano yung ultimate na postpaid na sistema? Yung nauso ngayon, yung RFID, yan yung ultimatum na postpaid. Prepaid sa customer, pero ang totoo, postpaid yan. Nasa yun na yung cash, hindi pa ginagamit nung mga, ano mo, nung mga kliyente mo. Ilan na pumasok, magkano pera na pumasok sa SLEX at sa NLEX? Billion-billion na halaga siguro dahil pinauso yung RFID. Assured income, no? Assured income. Ibig sabihin, ganun ang negosyante. Nasa kanila na yung pera, ngayon, hindi pa ginagastos nung, hindi pa kinukuha ng mga customer yung serbisyo o produkto. Anong gagawin nila dun sa pera na yun, sa billion-billion? Aba, pwede na sila magpatayo ng airport. Ayun yung bigger scale. Ngayon tayong maliliit pa lang, ganun pa din ang sistema. Ganun pa din ang kalakaran. Huwag kayong panindigan nyo, postpaid at saka pre-sale. Walang consignment kasi talo kayo dyan kahit gano'ng karami. Ito yun eh, damor na dumadami yung pera mo, damor na magko-consignment ka. Di laging tuyot din, wala kang pang paggawa ng airport kasi wala kang cash flow. Nakakuha nyo yung sinasabi ko, bakit huwag kayong magko-consignment? Kasi lagi kayong talo sa huli. Sumikat man kayo, parang branding na, siguro, eto, parang branding kayo, no? Sumisikat kayo doon. Pero, hindi pa time kasi na, kailangan nyo gamitin yung alas nyo para magkaroon kayo ng cash flow na hindi nyo inutang, walang nag-invest sa inyo, pero dumadami na dumadami yung pera nyo. Nakakuha nyo ba mga kasosyo yung sikreto ng cash flow? Sa inyo yung cash pero hindi talaga sa inyo. Hindi utang, hindi investment, pero may cash kayo. Kalakip ng disiplina kasi ang karamihan sumasablay diyan. Ang dami nilang cash flow, pinambili ng Montero, pinambili ng bagong cellphone, pinambili ng condo. Hindi niyo pera 'yan. Pera ng customer 'yan at saka pera ng supplier. Pero nasa sa inyo in 30 days. Ano magagawa niyo sa pera niyo in 30 days? Aba, ibili mo ng 30 Jordan na sapatos, i-resell mo. Magkano tinubo mo doon? Isa money game eh. Cash flow game. Pwede niyo gamitin, pwede kayong mag-payment pwede kayong mag-COD o walang problema. Pwede kayong consignment, wala namang problema. Kaso ang sineshare ko sa inyo, yung takbuhan at laban ng mga tunay na negosyante. Lahat ng pera dito, kasi gagamitin nyo sa mabuti. Hindi nyo gagamitin sa masama. Gagamitin nyo para ipanulad pa yung negosyo nyo, para makatulong pa sa maraming tao. Isa shift mindset lang naman eh. Huwag tayong pakawala. Paamig lahat ng pera, kasi gagamitin nyo para lumaki pa yung kabutihan nyo. Nakuha nyo mga kasosyo, wala mali sa consignment, wala mali sa COD. Yun nga lang, may mas better way. Pre-sale at saka postpaid. Kasosyo, yes, Lyra. Sir. Ay, tindihan, Lyra? Apo, thank you po. Sana, sir. Sino yan? Kasosyo Ana? Opo. Ay, kasosyo Ana, ano muna tayo ha? Sa iba muna naman. Ay, sige. Iba muna naman. Ay, no? Malaki na airtime nyo kanina ako. Iba naman, pakinggan natin. May bayad yung airtime. Okay. Hindi, ano, para give chance to others. Okay, ito kasosyo, meron naka-raise your hand. Si kasosyo, sa Berit Christian Lloyd. Hello sa iyo, Christian, kasosyo. Christian. May gusto ka bang idagdag sa ating ambag, sa ating usapan? Pero po, may tanong lang po kay Ma'am Lyra. Yes, yung ano po bang, ang gusto niyo po ba yung ano, yung physical business? Kasi po, mas mahal yung magiging costing niya pag nagkaroon siya ng ano eh, na physical business eh. Hindi naman po physical business. Kumbaga, ano lang po, yun nga po, pang level up lang po yun. Kumbaga, makita lang po ng mga ibang tao, hindi lang po sa online yung product ko. Kumbaga, ganun. Okay po, nandito na po tayo na gusto makita ng tao, pero mag-focus muna po kayo sa ano, sa online setting kasi mas malaki ang kikita
tayo sa online selling eh. Kesa sa ano, kasi ang daming costing yan, magbabayad ng tubig, kuryente, tao. Hindi po, i-distribute ko lang po, hindi po ako kumaga. Hindi sa kanya yung pwesto, hindi sa kanya. Hindi sa akin yung pwesto. Okay, so kung okay na si Kasosyo Christian, bubuan tayo kay Kasosyo Jay. Ay, si, hindi, naka, nasabihin ka ba Kasosyo Jay? Tungkol kay Kasosyo Lyra? Nakamute, nakamute ka. Okay, sa mga bagong pasok po, welcome sa inyo. Yung mga may gusto pong i-contribute, i-ambag sa usapan natin, raise your hands lang po. Okay, punta muna tayo kay Kasosyo Jay. May sasabihin ka ba Kasosyo Jay? Kasosyo Jay Parinal? Oh, nagte-testing siya ng ano? Oh, wala pa din. Wag muna natin i-raise your hands kung ano, kung wala pa namang i-contribute.